Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay ika-6 ng Disyembre, Lunes. At ang mabuting balita po natin ay mula kay San Lucas, Kabanata 5, mga talata 17 hanggang 26. Sa mabuting balita, may isang paralisado na dinala ng kanyang dalawang kaibigan kay Jesus upang pagalingin ito. Subalit, maraming mga tao nagkakatipon-tipon sa isang bahay at nakikinig sa mga turo ni Jesus. Wala ni isa man sa mga ito ang magbigay ng daan para makalapit itong may sakit kay Jesus. Kaya, ginawa ng dalawang kaibigan, iniakit ito sa bubong at doon ay kanilang ibinaba mula sa bubong sa harapan ni Jesus itong may sakit. Kaya, nang makita ito ni Jesus, sinabi sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, tumayo ka na. Pero sabi namang iskrib at pariseo, ano ito? Pati pagpapatawad ng kasalanan ay kanyang pinakikialaman na, pinanghihimasukan niya. Pero sinabi ni Jesus, alin ba mas madaling sabihin ko? Tumayo ka o lumakad ka o ikaw ay pinatawad sa iyong makasalanan? Kaya nga sinabi ni Jesus upang patunayan sa inyo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka at ikaw ay pinatawad na sa iyong makasalanan. Dahil doon, nakakita sila ng kamanghamanghang bagay. Mga kapatid, paborito ko ang salitang creativity. Kahit dito sa paaralan namin sa Santo Rosario Academy, ang lagi kong challenge, be creative in all our activities. Nung ako ay formator ng mga seminarista, ang lagi ko ding pinapaalala sa kanila, be creative sa lahat ng gagawin ninyo. Pero bagamat tayo ay nagiging creative, ibig sabihin, tayo ay lumalabas doon sa tinatawag na expectations. We give something new. We give something which beyond their imagination. Ika nga. In other words, we think out of the box. You become creative. Pero alam niyo po, isa sa paborito ko dito sa Patris Corde na sinulat ni Papa Francisco, nung sinabi na sa St. Joseph ay isang creatively courageous. Yan ang ibig sabihin ng creatively courageous. Siya ay nakagawa ng kamanghamanghang bagay dahil sa kanyang tapang at lakas ng loob. Nasa isang sitwasyon na kung saan kinakailangan tayong maging creative, lalo na nang si Jesus ay pinanak doon sa Sabsaban, who would have thought that Jesus will be laying his head on a beautiful manger? Creatively courageous. Ang kanyang tapang na lumaban ay naging daan upang maging malikhain. Sa liturgy, meron din naman po tayong tinatawag na creative fidelity. Bagamat ang liturhiya, sinasabi na tayo maging malikhain, but at the same time, hindi naman tayo basta gagawa na lamang ng taliwas doon sa nararapat. We are creative and yet we must be faithful to the reason, to the rationale of everything that we do. Hindi rin naman yung makaisip na lamang. Hindi rin naman yung mabago na lamang. Eh, basta something new. Hindi rin naman yung basta naisipan natin, gagawin natin. Samantalang tayo ay nag-iisip ng bago na pinaghirapan, pinag-isipan ayon sa ating creativity. Kinakailangan pa rin naman tayong manatiling nakaangkla doon sa basic foundation of our faith. At pangatlo, yung creative love. Ang lahat ay nangyayari kapag ka ikaw ay nagmamahal. Diba? Kapag ka nagmamahal ka, nakagagawa ka ng mga bagay, nakaglilikha ka ng mga bagay para mapakilig lamang ang iyong minamahal. Creative love. At itong tatlong ito ang nakita ko sa dalawang kaibigan nang ilapit nila ang kanilang kaibigan kay Jesus, nang kanilang buksan ang bubong para lamang mapagaling kay Jesus. Anong umiral doon? They were creatively courageous. Maraming mga tao pero nilakasan nilang loob in a creative way na ilapit kay Jesus. They also exercise creative fidelity. Bagamat sila ay naging creative, pero naging tapat sila sa kung ano yung dapat na pamamanhikan kay Jesus para gumaling ang kanilang kaibigan. Hindi sila lumagpas doon sa kung ano yung inaasahan sa kanila. And they did all of those because of creative love sa pagmamahal nila sa kanilang kaibigan. Sana tayo mga kapatid sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating paglilingkod sa Diyos. Let us always remember,
Be creatively courageous like St. Joseph and like these two friends. Be creative yet faithful to the basic tenets of our faith like what the liturgy requires. And let us exercise creative love upang sa ganon, hindi tayo maboring sa pagmamahal. Sapagkat sasabihin ko po sa inyo, hindi boring ang pagmamahal if you are creative in the way you give, you share your love. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.